Hi guys, so ngayon mag-aayos naman tayo ng iPhone 6S Plus. So ito yung matagal na natambak. So sira yung LCD nito. Ayan, so papalitan natin. Tara. Ayan, as you can see, bumubukas pa rin naman siya. So LCD lang talaga yung problema niya. At syempre, inanda ko ng aking mga multi-tools. Ayan, baka mumurahin lang pero okay naman siya. Ayan, sobrang dumi ng mga pocket holes nito. Ayan. Grabe yung dumi. So mamaya, lilinisin ko na rin yan. At ito nga pala yung ating blower. Ayan, para matanggal yung mga glue na residue. Ayan, tunutungkap na natin para matanggal na natin yung LCD na maayos. Ayan, so first time ko magbaklas ng iPhone. So tatry ko lang din magpalit since yung may-ari nito is kapatid ko lang din naman. Okay lang masira. At yung parts niya is mura lang. Around 600 pesos lang yung LCD na order ko sa Shopee. Siyempre galing yung China. Kasi pag sa PH galing is pumapatak na mga 900 pesos na yun. Ayan, so hindi ako cellphone technician o anuman. Sadyang hobby ko lang to. Mahilig ako magkalikot ng mga gadgets. Ayan, so pag nasira, sorry na lang. Ayan, so kaya tinutungkap ko na lang kamay. Ayan, halo-halo na. Ayan, so natanggalan natin yung lumang LCD. Ayan, labas ko na yung bago. Ayan, galing yan China guys. So willing naman ako mag-wait kaya okay lang kasi mas mura. Ayan, kompleto pa yung balot. Meron ding warranty sticker. So iingatan nyo yung warranty sticker. Kung ano man, huwag nyo tatanggalin agad dyan. Kasi yan yung magiging proof na pagka kailangan nyo mag-replace. I-testing nyo muna. Ayan, dahan-dahan lang sa pagkapit ng mga flex. At baka maputol. Sobrang dami kong ginawang mali dito. Is nakalimutan ko rin tanggalin yung battery. No, kinabit ko agad. Akala ko battery yung natanggal ko na flex. Pero ayan, gumagana naman siya. And then, testing ko yung touch. Okay naman. Ayan, so, hindi mo lang talaga siya maaasahan na katulad ng original. Pero okay na yan. Usable naman. So, ayan. Okay na ang ating iPhone 6S Plus. Ayan, marami pa akong i-repair ng mga phone. Yung mga trippings ko lang. So, follow for more.